Sa Amerika, ang pinag-uusapan na ngayon at hina-hype nila itong laban ni Naoya Inoue at saka ni Stephen Fulton. Of course, it makes sense. Pero ang tanong, kung maglaban sila, sino ba ang mananalo? At ito pa isa, no? Na, tingin kong problema dito, mangyayari ba itong laban na ito? Because para sa akin, no? Parang sa tingin ko, hindi yata. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Of course, magandang pag-usapan pero ayaw ko umasa dito sa laban na ito. Nakakita na agad ako ng mga poster and ng mga fans and we are all gonna argue about this. Who's gonna win? Who's the better boxer? At itong si Naoya Inoue, of course, the undisputed bantamweight is moving up. 222, he's taking his undefeated 24-win record in the super bantamweight na pinaghaharian po ni Akma Dilip at ni Stephen Fulton. Siyempre, mas sikat yung Stephen Fulton, kagad ang hinahype nila. 21 wins at itong laban na ito sa tingin ko, it is a must, but I have a problem. And I will tell you more about that. Ito muna, sabihin ko muna sa inyo. Sa tingin ko po, ang mananalo po dito sa laban na ito, just in case mangyari, ito. Parang alam nyo na yata yung sasagot ko, Naoya Inoue. Because, mainly because, I think Naoya Inoue is faster, he has the better speed, and he has the power. Now, Stephen Fulton arguably may have the better experience. At we can all argue kasi na sinasabi natin, sino ba naman yung nakalaban ni Naoya Inoue? No need to deny, arguably, is the best opponent that he had. Paul Butler didn't give him a lot and you know the rest of his opponent. But the thing is, hindi natin pwedeng tanggalin na malakas talaga si Naoya Inoue. That is why this could be a case of Terence Crawford na parang Naoya Inoue tapos Errol Spence na parang Stephen Fulton. Magkaiba po ng promotion. So Top Rank, PBC, ibig sabihin niya nang sinasabi ko ay parang malabo kaagad mangyari. Unless may maglabas po ng pera na malaki at feeling nila kaya nila at isa't isa. At sa tingin ko guys, no, hindi ito gagawin kagad ni Babarum. And that is why sabi ko nga malaki ang chance ni baka Casimero pa ang mauna talaga dito. But if it happens, I'm gonna take side. I'm gonna choose Naoya Inoue to win this one because I think kahit sino yung tamaan niya at natatamaan itong si Stephen Fulton, talagang sa tingin ko UUP talaga. At least at this stage, 29 years old. Now, don't mean to compare, pero ang dating ko, Naoya Inoue is still gonna improve. But parang pagdating ni Pacquiao sa Amerika, yung speed and power niya is just too much for everyone. 29 years old. That includes Stephen Fulton. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Stephen Fulton, Naoya Inoue? Comment down below.